Ito na pang materyales na binili ko ngayon para sa sliding door na gagawin. So what's up guys? For today's video po ay gagawa po kami ng sliding door SD traditional. Ang kasama ko po magbubuo ngayon ay si Brother Ronnie po. Ito po siya. Ito po si Brother Ronnie. Kasama ko po yung magbubuo ngayon. Ngayon po ay hindi na po natin gagamitan ng puncher kasi SD traditional lang po ang gagawin po natin. Hindi na po kailangan ng puncher na pang 798 po kasi ito. So ito na po mga boss ang gagamitin natin ng materials. Yan, ito po ang hamba niya para sa sliding door. 1x3 po yan. Ito po siya. Yan, ito po. Ito lang po siya. Ska. Mga pang panel po niya ay ito po. Yan, ito po yung tinatawag na lock style. Tapos ang kasunod po ng lock style ay interlocker po, ito po siya. Kaya po interlocker kasi may lock po siya dito, nagla-lock po yan pag sinasarado. Saka ito po ang pinaka release po niya, double jump po yan, na patayo po siya, kaya double jump patayo po yan. Tapos ito po yung release po niya sa taas po at baba, ito po yung sa taas, double head po ang tawag niya. Tawag dyan, ito po yung tornilyohan niya na dalawa. Tapos ito po yung pangbaba po niya na double flat seal. May tornilyohan din po yan. Partner po sila nitong double head at double flat seal. Tapos ito na po yung ginagamit na kasamaan po nitong panel. Ang tawag po dito ay top rail. Tapos ito naman po ang bottom rail. Yan. So ngayon po, bubuyin na po natin. Tapos ito naman po ang mga accessories po niya na SD roller po yan na white po siya, white. Yan, maganda po kasi ang slide ng white kumpara sa yellow. Kaya po single ang ginamit ko kasi ang gagamitin po namin ay ito po siya. Magaan lang po kaya pwede na ang single na SD roller. Kaya po single na SD roller ang ginamit, gawa na po ng ito po ang gagamitin naming plastic. Ito po yung fiber na ang tawag po dito ay plastic bamboo na Chinese bamboo po siya. Dalawang klase po kasi ito, may Chinese bamboo at English bamboo. Ganito po ang itsura ng Chinese bamboo yan. Ganito po ang dahon niya nakababa. At patulis po ang dahon niya. At ito naman po ang mga lock po niya na plus lock po ang tawag na may susian po yan. Ito po ay double po siya. Ang number po nito ay, ito po ay number 12 po, ito number 13. Yan, dalawahan po siya. Yan. May susian po siya. Para pag paglabas po nila, pwede po nila ilalock na may susian po ang gagamitin. Ito po siya. Tapos may mohair po sa top rail. Ito po yung sinusuot po dito ang mohair. Ito po yung top rail. Saka dito po sa bottom rail. Yan, may mohair po yan. Ito po yung gagamitin na mohair. Saka sa double jump po, may mohair din po yan. Saka interlocker. Yan, ito po ang interlocker niya. May mohair din po ito. Para hindi pa siya maingay pag binubuksan. So ayun na po ang mga materials natin mga boss na sinagi ko po kanina. Umpisa na po tayo ngayon.
kailang may mowers kaya pang interlocker. Ayan po ay bubuhin na po namin. Dapat po meron kayong pang-guide na pang-butas po sa interlocker stalactite. Ito na po ang ginawa kong guide. Kaya ito na po siya may butas. Ito naman po yung butasan natin, yung lock style po. Yan. Yung nauna po kanina ay interlocker. Ginamit natin yung talim, 316 po yan ang kapal. Ito yung pagpaliwag po natin, ito po ay 516 po na talim. So ito na po siya mga boss. Ngayon po ay kakaltasan naman po natin dito sa relays po niya. Sa yung pangilalim po yan. Yung 8x2 po at 8x1.5 po. Ito na po mga boss, ang frame ng sliding window. Ito po yung pinakahamba niya, 1x3. Ito po yung double jam na panglagay para po dito sa height po niya, dalawa. Sinisot lang po yan dito. Ganun po siya. Dapat dito naman po yung isa. Tapos yung panglagay po pala sa ilalim ay papaliwanag ko lang po para na double flat seal po kasi pintuan po siya kaya double flat seal. Kasi pag may dumadaan po siya naapakan pag double seal lang may tenga po kasi dito. Kaya double flat seal lang po para flat lang po sa ilalim. Pag dumadaan po sila dito hindi siya nakakatalisod yung double seal. Tapos ito na po yung panel frame po niya na panglagay po sa pinto niya. Ito po yun. Ganito po siya, ayan. Kaya po naglagay kami ng transom dito para kapos po kasi yung plastic bamboo. Ito po yung plastic bamboo. Kapos po kasi 6 feet lang po kasi ang standard nito. 3x6 po ito. Meron pong 4x6 mas malapad. Pero ang panel po niya, 3 feet lang po ang masok. Kaya ganito na po ang ilalagay namin. Kaya po may fix po siya dito gawa ng 7 feet po ang height dito. Mula po dun hanggang dito ay 7 feet, kaya po may transom dito na fix. Ito po yung panglagay na transom namin na salamin. Ito po yung transom na panglagay pang fixong na rampa namin. Effective po na green. Ayan, ito po siya. Ayan po ay bubuhin na namin ang panel. Puputulin po na namin muna namin itong Chinese bamboo na fiberglass. Ito po siya. Tara, assemble na natin. Namin na guhitan ko na po dito para sa panel. Paano pong lapad ng width ng panel niya, mag-plus lang po tayo ng 1/2. Ang sukat po nun ay 33 1/2. Ang sukat po nung bottom top. Ito po siya 33 pang sukat ng bottom top. Mag plus po tayo ng 1/2. Kaya ito na po siya, gugutan na natin ito. 33 1/2. Dito rin ito.
pangputol po natin dito ay hindi pwede ang diamond cutter kasi fiber lang po siya. Ang pangputol po na gagamitin natin ay cutting disc po na binabara po sa grinder. So ito na po yung pangputol natin na grinder na may balang cutting disc. Ito po ang gagamitin natin pangputol sa plastic bamboo. Ang gagawin po namin ay hindi na po channel glazing ang ginamit namin dito sa gilid. Sealan na lang po namin para mas namin ginawa. Ngayon po ay magkagabit naman po kami. Ito na po siya. Nakakarga na po sa tricycle. Yan po ang service namin pang deliver. Alis na po kami ngayon. Nandito na po tayo ngayon sa pagkagabitan. Tinatanggal po muna yung lagay ng kurtina kasi sagabal po siya sa hamba po ng sliding door. Ito na po yung sliding door na ikabit na po namin. Wala po siyang lock yan. Nalagyan po namin ng lock pero may kalpas na po yan.
isuot na lang po namin yung last lock na may susian. So ito na po siya mga boss, may lock na po yan. Ayan, may ita niyo po yan, may susian na po yan. May kapit na po namin kanina. Yan, maganda lang po ang slide niya kasi magaan po yung plastic bamboo na fiber plus. Yan, sa kwarto po, yung dalawang kwarto po kasi kaya sliding na dalawahan po ang ginawa. Magkatapat po kasi ang pintuan ng kwarto nila kaya sliding door po na dalawahan ang pinalagay po nila na plastic bamboo po ang design. So ngayon po isisilan ko na lang para matibay po ang kapit. Pagsilan po ang ilalagay. Kasi pag hinila po nila, natanggal po yan. Pag channel glazing po yung rubber na goma, maluwag lang po kasi yun. Mas matibay po ang kapit ng silan kumpara po dun sa channel glazing na panglagay po talaga sa panel ng sliding window, sa sliding door. So ito na po ang finished product ng ginawa naming sliding door. Nilagyan na po namin ng sealant. Lahat magkabilaan po yan para dagdag tibay po siya. Saka hindi po pamahayan ng ipis, saka mga insekto po na iba. Katulad po ng mga langga, mga ganun po. Ayan, maganda lang po ang slide niyan. Smooth lang siya, gawa ng magaan lang po yung nilagyan namin na Chinese bamboo na fiberglass. So ito na po yung susian niya. Sa labas po nilagay para paglabas po nila isususi na lang po nila. May lock din po yan sa loob. Dito na lang po mga boss, mga ma'am sir. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe po sa baba, ay pindutin niyo na po 'yan at sama niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo palagi sa bago kong upload na tutorial video na katulad po nitong video na 'to. Sa mga katanungan niyo po sa mga materials po ay ilalagay ko na lang po sa description sa baba po siya, doon niyo po makikita. Sa mga katanungan niyo po ay i-comment niyo lang po sa baba sa comment box po. At kung gusto niyo po best limit ay i-comment niyo lang din po ulit doon. Tapos makikita ko po 'yun. I-PM ko po sa inyo ang price ng estimate po katulad po nito. Mura lang naman po 'yan mga boss, mga ma'am sir. I-pin ko po ang number ko po doon sa comment box para makita niyo po kung gusto niyo po ako tawagan para mag-estimate po kayo. So hanggang dito na lang po mga ma'am sir at mga boss. Thanks for watching and see you next week.